Hello guys, welcome back for another video. And sa video na ito guys, mag-update lang po ako about GCash advisory. So may advisory po and may text message and may notification po si GCash sa atin about kay GLoan at saka kay GGibs. So nakalagay dito guys sa text message nila sa atin, starting August 9, 2023, ayan, GLoan and GGibs late payments. Ayan guys, uulitin ko, late payments fee will be changed from 100 pesos to 1% of your total loan amount per missed due date. So guys, kung aware tayo na kapag na-late tayo ng pagbabayad sa ating GLoan tsaka kay GGibs, ay meron automatic deduction na 100 pesos kahit ano pang loan amount yan. So ganun before. Nagbago po ngayon si Fuse Lending kasi alam mo naman natin guys na si GLoan ay GGibs ay funded and powered by Fuse Lending. So nagbago po sila ngayon guys na nakalagay niya dito na starting August 9, 2023. So August 9 pa guys, na if ma-late tayo ng payments ating or magkaka-due date tayo or madi-delay tayo, magpapatong na po sila guys ng 1% of our total loan amount per missed due date. So medyo malaki siya ha. Nakalagay dito guys, this change is only applicable for succeeding missed due dates and will reflect in your disclosure statements starting August 9. So kung may mga tanong daw tayo guys, so we can visit GLoan or GGibs in our GCash app, dun sa help center, dun sa tap lang natin yung loan documents, then to view your our disclosure statement. So aware din kayo guys, siguro kayo nakaka-receive din kayo ng advisory ni GCash and hindi nyo ganong naiintindihan to. So guys, napakadali lang naman intindihin guys. Alam naman natin talaga na kapag nag-due tayo or na-delay tayo sa GCash, automatically meron talaga silang penalty. So 100 pesos nga. So ngayon guys, hindi ko alam or hindi siya gaanong na-explain dito. But sa pagkakaintindi ko, kapag daw na-miss natin yung due date natin or na-delay nga tayo or late payments nga tayo, is magde-deduct sila ng 1%. Magkakaroon sila guys ng penalty na 1% of our loanable amount. So siguro guys, kung ang loan amount natin is let us say na, so kung loan amount natin guys is 15,000 yung na loan natin, 1% doon, every miss due dates natin or every delay natin is magbabawas sila ng 150 pesos. So ganun yung pagkakaintindi ko ha, kasi hindi naman sinasabi every huhulugan natin or every installment payment natin doon kukunin yung 1%. So ang sinabi nila guys, a loanable amount or yung loan amount natin na na-loan natin sa kanila, doon nila kukunin. So medyo malaki din guys ha, if ever 25, tulad ko guys, 25,000 yung na-loan ko sa kanila, diba? Kapag ma-delay ako or magkakaroon ako ng penalty, so 1% ng 25,000 is 250 pesos. So ganoon siya kalaki. So before kasi guys, standard penalty fees naman talaga guys ni GLoan is 100 pesos fixed penalty for every missed due date plus 0.15% of outstanding principal balance. It depends yun guys sa number of days. Kung ilang araw kang past due sa kanila guys, add-on i-compute yung 0.15% na yon na additional. So yun yung penalties ni GLoan. So syempre guys, I advise na i-note nyo na yan and lagi nyo tatandaan yung mga due date nyo. And syempre guys, hindi naman talaga natin yan makakalimutan dahil laging nag-notify si GCash, di ba? So guys, pakisettle natin nang wala pa sa due date para syempre maiwasan natin yung ganitong mga penalties. Kasi malaking halaga din to at kahit papaano malaking bagay na rin to, no, kung maiipon. At syempre, kapag nagka-penalties tayo or kapag nagka-delay-delay tayo dito guys, alam nyo naman guys na masisira yung record natin sa kanila, yung credit score natin sa kanila. At syempre guys, syempre maging responsible tayo dahil nangutang tayo dito, dapat responsible tayong makapagbayad ng on time or before due time. So yun lang guys, I hope nakatulong yung video sa inyo and I hope may natutunan kayo sa video. And kung nagustuhan nyo yung video na to guys, please don't forget to like, share, and subscribe, and click nyo po yung bell button para updated guys sa mga bago ko pa pong mga videos. Guys, thank you for watching. Bye!